So ito na nakuha na natin yung easy trip natin. Ngayon nag-aabit na ni ate. Yo, good morning, magandang umaga sa inyo lahat. Isa na namang araw ng pagbiyahe. Linggo ngayon, Sunday, August 2. Wala kaming balak dapat mag-vlog, pero dahil meron tayong isang achievement na nagawa. 500 subscribers sa tao. Yun. Maraming salamat sa lahat ng sumuporta. Sa mga naniwala, pati na rin dun sa mga taong tinawanan kami, hindi naniwala sa amin. Ayos lang naman yun eh. So second order na namin ngayon, kasi nga biglaan lang tong vlog namin, so hindi ko na na-vlog yung kanina. Maliit lang yun eh, from Bacoor to Okada, Manila. Tapos pagdating namin dito banda sa May Pasay, meron na rin kami agad nakuha, papuntang Binondo. So iibahin na natin yung vlog natin, hindi na siya isang araw, isang vlog. So kung ano na lang yung mga medyo okay na pwede natin ipasok dito, kahit mga dalawang araw, tatlong araw, ganun gagawin natin. Pero sasabihan pa rin namin kayo, bibigyan pa rin namin kayo ng magandang tips. Yeah. At kung ano pa yung mga pwede namin i-share. Muli nagpapasalamat kami sa lahat ng suporta nyo. Sana magtuloy-tuloy pa. Road to 1,000 subscribers naman tayo. Kunti na lang. Yes, 1,000 subscribers naman. So ngayon pupunta na kami dun sa pagpipikapan namin dito sa May Russell Avenue. Mamaya ulit, babalikan namin kayo. Meron pala nagtatanong kung marami kasi nagko-comment eh, dahil nakikita nila may pahinante ako. Hindi ko alam kung naibanggit na namin to sa vlog, pero sa ibang vlog, pero ngayon na natin siya i-discuss na lang siguro, para ilagay na sa title. Kung tatanong ay ba't naka-jacket si naka-sando si Jerome, bawal naka-sando, di ba? Pero nagja-jacket siya pag kumakain. Lumalabas ako sa tag-ulan eh. So, lamig ito si Jerome, boy, ihito pag malamig eh. So, nagja-jacket siya pag So, yun, balik tayo doon. May mga nagtatanong kasi magkano ang sahod sa pahinante or sa driver assistant. Ang pasahod ko, Jerome, is 300 pesos per day. Magka-booking man o hindi. Pero minsan pag wala talaga booking ng ilang araw, alam naman niya eh, hindi ko na siya nabibigyan. Pero safe lang naman 'yon, hindi naman ako. Oo, 'di ba? Kasi matagal ko na rin naman siyang kasama. Tapos yung kunyari, naka-isang booking lang ay wala. Saan niya mapupunta? Nice lang naman eh. Sumama siya sa akin. Tapos yung kung may matitira, Pangas, o kaya sila alam mo. Pero bihira naman na isa lang ang nabubook or dalawa. Kung magkaroon man sobrang tumal, wala naman tayong magagawa. 300 pesos parang basic na sahod niya pag nakakalawag meron naman pag maganda yung biyahe dinadagdag ang gagawa ang 400 500. Nung GCQ medyo malaki dahil nung GCQ pa nung unang phase ng GCQ wala pang biyahe na mga sasakyan hindi traffic, marami kami yung book na nakukuha, malakas yung kita. Ngayon medyo hindi na din ang malakas yung kita, so 300 to 400 siya per day. Libre pagkain, libre transport, atid sundo. Minsan yung pag-uwi niya, binibigyan ko na lang siya pamasahe. Yeah. Punta na lang papabalik. Kasi hindi kami magka-isang subdivision. Dahil lumipat ang bahay. Dito kami ngayon sa Ross Boulevard. Tignan natin kung ano mangyayari ngayong araw. Let's go! Tignan natin. Woop! Panibagong araw na naman to. Yo! First day ngayon ng MECQ sa Manila, Cavite, Rizal, Laguna, Bulacan. Hindi pa alam ko ano yung iba pang MECQ. Pero ngayon yung unang araw after mag-GCQ, MGCQ ng iba't ibang lugar. Kailangan daw kasi mag-equit ulit dahil nga kailangan na ng mga frontliners natin ng konting pahinga para hindi dumagdag ng dumagdag yung mga positive. Kasi hirap na sila. Kawawa naman yung mga nurses and doktor natin. Lahat ng frontliners natin. Kaso nga lang, sa unang araw lang, medyo parang hindi pa rin ganun eh. Wala pa rin masyadong higpit. Ewan ko lang ha, dun sa amin sa DASMA medyo parang normal pa rin na GCQ. Daming tao sa labas. Yung pila kasi, nawala na yung social distancing. Walang social distancing dun sa mga pila. So siguro nag-aayos, adjust pa ulit. Sana maging mas mahigpit na ulit. So, pwede pa rin kami bumiyahe. Ito yung may announcement si Lala Move na inaalaw pa rin bumiyahe ang mga Lala Move deliveries. As long as meron kang Lala Move certificate or Lala Move ID, lalo na kung may rapid pass ka. Either of those three pwedeng-pwede para maka-apply. Kasi kami wala kaming ID. Wala pa kaming ID. Certificate lang talaga makapakita. Certificate tsaka quarantine pass namin. Yun ang meron kami. Kasi pag wala ka nung isa nun, hindi ka makakabiyahe. Tsaka importante rin meron kang active booking. Kasi pag wala active booking, baka hindi ka palusutin. So, unang biyahe namin from GMA Cavite to Taytay. Balik kami ng Taytay. Kakagaling lang namin doon kahapon.
sana lang hindi ganun ma-traffic. Oo. Pero wala, tinignan ko sa maps, wala. Wala yung pula kahapon. Siguro dahil mas mahigpit sa Rizal. So, tingnan natin anong mangyari ngayong araw. Kahapon, umuulan ng booking. Tingnan natin kung madaming booking ngayon. Oo. Ang dala namin ngayon, 7 bags ng mga sapatos tsaka sandals. So, umaga, late kami nag-start kasi scheduled order daw. Agabi ko siya nakuha. 9 a.m. ang pick up, so kaka-pick up lang namin. Tara kami na, dahito yung Rizal. Yeah! So dito kami ngayon ni Jerome sa Dragon 8 Mall. Tambay muna kami habang kinukuha yung order. Wala masyadong tao ngayon. Ito ang mistero. After nito, diretso kami sa Quezon City, tapos diretso na sa Calamba. Kailangan hindi tayo masyadong gabihin ngayon dahil baka mahuli tayo. ECQ na. Mga nagtatanong, marami bang pot-pot ngayong araw. Sakto lang, parang normal lang nung GCQ. Siguro dahil maraming saradong tindahan, o kaya dahil marami pa rin nakakabiyahe. Hindi pa rin ganun kahigpit sa mga checkpoint. Ewan ko lang na kung magtutuloy-tuloy na ganito. Pero mayroon naman mga pot-pot. Hindi lang kasing dami kahapon. Dito kami ngayon ni Jerome. Kakain muna kami. Hindi ko yun eh. Kung naririnig nyo kami, magkalayo kami. Kakain. Kakain muna kami. Distance. Tsaka umulan kasi. Kakain muna kami bago umuwi. Hindi ko alam kung naririnig nyo kami o hindi. Pero kakain kami na yan. Dinner na kami. Tapos na ito, uwi na kami. Pahinga kami bukas. Yan ang kakainin namin. Laga-laga. Saka Mickey Bihon. Kain muna kami. Ito na. Parating na yung kakainin namin. Let's go. Order ako ng pancit. Akala ko kasi maliit lang. 80 lang kasi. Eh, nun laki eh. Montos yung ready. Untry muna tayo. Montos yung muna natin yung pagkain natin. Sa Coastal Road sa Avitex, mag-apply kami or papa-install kami ng RFID kasi starting August 15 lahat ng sasakyan dito sa Coastal Road or sa Avitex is cashless na. Oops. So kung gusto mo magpa-install dito yan sa may right side bago pumunta ng toll gate. Right side lagi, southbound or northbound, sa right side lang lagi. Ito pa ito maro. Installation and reloading. Diyan. Diyan kayo pupunta. So, para hindi kayo ma-hassle sa cash. Oo. Kasi by August 15 nga daw, stop na. Kaya importante na magpalagay na kayo na ito. Papa-install, boss. Saan doon? Okay. Dito tayo ngayon sa RFID. Kailangan mo mag-fill out na ito. Dati. So ito na nakuha na natin yung easy trip natin. Ngayon ikakabit na ni ate. Pag na-attent pala yung sasakyan mo, sa headlight siya ilalagay. Pero pag hindi na-attent yung windshield mo, dito nila ilalagay. So doon siya ilalagay pag hindi, kung hindi na-attent yung windshield. So yun, nakadikit na. Pwede na tayong dumaan sa easy trip. 200 pesos lang kailangan mo para makapag-install ka nito. Ang bilis lang, tinignan mo, 1 minuto tayo. Wala pa tayong 10 minutes. Normally dito nila kinakabit yan eh. Kaso ata, mas safe pag dito mo nilagay. Dahil nga, nasa loob. So 200 pesos lang, tapos lagi mo dapat nilaloadan. Tignan natin kung paano nilaloadan to. Pero makakapasok namin sa easy trip. Mas mabilis na yung biyahe. Ang kailangan mo lang mag-fill out ng information. Wala na ibang kailangan bukod sa pangalan mo at vehicle type. So yun. Subukan natin ngayon kung paano gumana. Subukan natin kung activated na. 200 pesos lang yung load natin. Tignan natin ngayon. Processing tag. Oh. Oops. Ayun, nakita nyo. Gumana na agad. Ang bilis lang. Install nila, activated na pala agad eh. Nakadaan na agad tayo ng
Cavitex. Success. Success ka agad. So, kasi maghirap po dyan. Oo, tignan nyo yung pila na yan, no? Maiksi pa yan eh. Maiksi pa yan kasi umaabot yan hanggang doon. Oo. Habang maaga pa apply na ayo para hindi kayo maiwasan. So para hindi kayo ma-hassle at hindi mahirapang kumuha. Kumila pa kayo ng mahaba. Yes, sir. Sana may natuto kayo dito sa video to. Maraming salamat sa panonood. For more videos, don't forget to like, comment, share, and subscribe. Paalam.